pagkakabang na pinasasakitan. Anong iyong naging sala? Anong pangalan mo? Detalyado, masinsing inuukit, bawat pawis, simbolo ng kanyang sakripisyo, makuha lang ang eksaktong itsura ng imahe. Para kay Mang Bisoy, bawat imahe ng mga santong kanyang nililook ay bahagi ng kanyang debosyon. Ngayong Kwaresma, ilang imahe ng mga puon ang bibigyang buhay ng mga manguukit mula Paete, Laguna. Isa si Mang Bisoy sa daan-daang woodcarver sa Paete, Laguna na idinadaan sa sining ang kanila umanong malalim na pananampalataya. Kami ng mga taga-Paete. Talagang natural na sa amin yung mga talento sa paglililok. Pero iba pa rin yung ginagawa mo yung gusto mo. Dahil nananampalataya, may pananampalataya ka rin. Hindi basta trabaho lang kumbaga. Nasa puso mo yung paggawa. Ayun, mas napagbubutihan namin sa ganong paraan. Kada imaheng natatapos, sambit niya ay panalangin at kahilingan. Isa sa kanyang mga hiniling ay naipagkaloob na. Yung hinihingi kong simpleng karoon lang na ukitan, eh, parang binigay sa akin yung mas higit pa. Tunay na pag humiling ka at may pananampalataya ka, hindi ka naman pababayaan ni Lord. Sa pagunita ng mahal na araw, itinuturing ding itong pagkakataon para sa mga manlilidok na maipamalas ang kanilang likha, mga obrang pinaguhugutan umano ng pag-asa ng mga mananampalataya. Wala naman sa isa yung mga bagay na yan kung wala kang pananampalataya. Kumbaga, magiging palamuti lang yan kung yan ay hindi mo lalaki pa ng pananampalataya. Ilan sa mga imaheng gawa ni Mang Bisoy tampok sa exhibit na ang tawag Lilok at Panata, isang taon ng exhibit ng iba't ibang puon sa Paete na sinimula noong 1998. Ito ang itinuturing na kauna-unahang Lenten exhibit sa bansa na kinabibilangan ng ilang makasaysayang imahe gaya ng pagsasabuhay ng Passion of the Christ na matatagpuan sa St. James Apostle Parish Church o mas kilala bilang Paete Church. Mahigit 3 siglo nang nakatayo ang makasaysayang simbahan, dahilan para ang Paete ay ituring na pilgrimage site. Sa aking pag-iikot, kitang-kita ang katandaan ng simbahan, pero kasintibay naman daw nito ang pagmamahal ng mga naglilingkod sa simbahan. Dito ko nakilala ang pinakabatang namumuno ng Historical and Cultural Heritage Ministry ng simbahan, ang 17 years old na si Rex. Ibinahagi niya sa akin ang ilang makasaysayang bahagi ng simbahan. Bubungat pagpasok ang larawang ito ni San Cristobal na tinaguri ang The Hidden Painting of Paete. Meron rin pong dalawang teorya na napag-aralan or naka-base dito. The first theory po kung bakit naging dalawa yung San Cristobal sa bayan ng Paete is hindi po nagustuhan ng praile. Noong panahong iyon, ang pinta na ginawa ni Jose Luciano Dance dito sa adobe or dun sa pader. Na ang features niya is very Pinoy. Meron pong mga bahay kubo or nagmukha siyang indio noong panahong iyon. Tapos dito naman po sa isa pang ginawa ni Jose Luciano Dance was very dukang Espanyol na po, mas magbuka na siyang santo. Dito rin makikita ang pinta na tinawag na langit, lupa at impyerno. Sa kasagsagan ng pandemya kung saan lahat ay nakulong sa kanilang tahanan, si Rex sinamantala ang pagkakataon para pag-aralan ang makasaysayang kwento ng kanilang bayan. As child po noon, isang batang sakristan, gustong-gusto ko pong nagsesaryales or nagbubuhat ng krus po, prosesyon po. Doon ko po na-witness yung kung gaano kayaman yung aming bayan sa pamamagitan po ng prosesyon at sa mga paggalaw ng imahen. As bata po, hindi po ito malinaw sa akin kung ano ang nasa likod ng istoryang ito, kung ano lang po yung nakikita. At ngayon naman po, nung nalaman ko na yung mga information nito sa likod ng mga imahen, mas lalong kinahiligan ko po na pag-aralan yung mga ganitong mga bagay. Habang patuloy ang pag-iikot sa simbahan, isang bahagi ng exhibit ang hindi ko inaasahang dito ko makikita, ang isa sa kanilang mapaghimala at pamosong moving saint na si Santa Veronica.
Taong 1983 nililok ang imahe ni Santa Veronica, pero ang hulma at itsura nito hindi pinaglipasan ng panahon. Ngayon pa lang ako napunta sa Paete, kaya wala akong ideya kung paano ito gumagalaw. Hanggang sa makilala ko si Mang Jeff, siyang inatasang magpagalaw ng imahe ni Santa Veronica. 12 taon na siyang nagpapagalaw ng imahe na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Bata pa lang ako, talagang nakikita ko na yung lolo ko. Tapos ipinasa dun sa uncle ko. Tapos yung uncle ko, tinuruan ako. Mm-mm. Pero elementary pa lang ako, pero hindi ko pa na napapagalaw ng like Holy Week. Bilang bahagi ito ng debosyon ng kanilang pamilya, matagal na niyang pinangarap na siya ang maatasang magpagalaw kay Santa Veronica. Pero hindi ito kaya pagalawin ng isang tao. Ang katulong ni Jeff, ang kanyang 13 taong gulang na pamangkin na si Uno. 4 years, 5 years, tinuruan ko siya. Bata pa siya eh. Pamangkin ko yun. Tapos yan, kaming dalawa na. Pag nasa abroad ako, siya nagpapagalaw. So, ikaw ba naisip mo rin katulad ng uncle mo na dadating yung time na mapapagalaw mo rin to? Opo. Pinangarap ko din po siya na magpagalaw po ng dadapon po namin eh. Kumbaga po ay nagkaano po ako, dream po na gusto ko din po itong ipakibo po. Mm-mm. Sa harap po na mararami pong tao. Kahit bata pa lang, ramdam ko kay Uno ang pagnanaisang maging bahagi ng tradisyon. Nagkataon na isa dun sa dalawang moving saint ay nandito sa kanilang exhibit na kung tawagin nga ay Lilok at Panata. Nakakatawa dahil nandito yung dalawa sa nagpapagalaw nito at parang masaya sa pakiramdam na bago mag-Holy Week, isa tayo sa unang makakakita kung paano ito pagalawin. Hindi siya parang yung robot na pag gumagalaw parang naglalak. Ito talagang parang kung from afar titignan ko siya, para talaga siyang gumagalaw na normal. Dahil sa malinis na paggalaw ng imahe, sinubukan naming alamin kung paano nila ito pinapagalaw. Ngunit, parang ano na po nung family namin yun, yung pinakang privacy namin. Ang alin po, bawal po. Wala po iba na tingin. Sakitan, anong iyong naging sala? Samantala, kung binigyang buhay ni Jeff at Uno si Santa Veronica, si Virginia naman ang boses sa likod ng imahe. Halos 30 taon na niya itong ginagawa na ipinasa ng kanyang ina. Nanay ko po yung unang-una na Veronica. Tapos isinalin po siya sa akin nung high school na ako. Sa kalagitnaan ng pag-awit ni Virginia, kapansin-pansin ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Pagka nasa eksena na po kayo, minsan po kasi inaano ko na yung sarili ko na ako po siya. At napakalalo at lampas ang pag-ayop sa iyo. Lahat ng aking nasaksihan ay ilan lamang sa kanilang paghahanda sa nalalapit na araw ng salubong. Di kalayuan sa Paete Church, isang tahanan ng aming binisita. Dito namin nakita ang ispang moving saint, si Mater Dolorosa. Gaya ng imahe ni Santa Veronica, kahit ito ay ilang libong taon na, nananatiling maayos at buong buo ang imahe. Nangungusap ang mga mata, batidang hinagpis ng isang ina. Si Charles naman ang isa sa mga nagpapagalaw at nangangalaga dito. May mga queuing kasi doon na dapat tandaan na nagpapakibo kung kailan siya magpapahid, kung kailan abante, uurong, ganyan. Tapos pag uurong, magbibindisyon na ng tatlo para doon sa Nazareno. Sa kanilang taunang salubong, ang paggalaw ni Mater Dolorosa ang unang nakikita ng mga namamanata. Ito kasi ang unang bahagi ng salubong na kung tawagin ay encuentro, kung saan makikita nito ang anak niyang si Jesus. Bago ko nalipat dito ay yun na rin yung unang pumasok sa isip ko. Ano bang meron sa Paete? No? Kaya noong medyo bata-bata pa naman ako, ay naririnig ko na yung mga poong gumagalaw. So yun ang isa sa mga dahilan kung bakit na na-excite ako ngayong Holy Week, kasi nga tuwing Holy Week lang nila ginagawa yun eh. Para kay Father Philip, ang mga likhang imahe ng mga taga-Paete ay isang pagpapahayag kung ano ang pagkakakilala nila sa Diyos. Katulad nung unang panahon na ginamit ng mga Espanyol itong mga sining at yung mga imahe kung paano i-translate yung kanilang naisabihin sa mga lokal na taga rito at nabigyan ng pagkakataon na umusbong yung ganoong sining, yung ganoong mga pagkakilala sa mga imahe
at ito'y may malalim na pag-uugat sa kanilang pananampalataya. Isa pa sa dinarayo ng mga deboto sa Paete ay ang imahe ng Santo Entiero. Sinasabing ang imahe nito ang pinakamatanda sa bayan ng Paete na dinala pa ng mga praile 16 na siglo na ang nakakaraan. Kasalukuyang nakalagak ang imahe ng poon sa silid-libingan ng simbahan. Ngunit tuwing Linggo ng Palaspas, ipinuprosesyon ang imahe ng poon papunta sa bahay ng kanyang rekamadero o tagapagbantay ng poon. Nakilala ko ang ilan sa mga nangangalaga sa Santo Entiero o Senyor kung kanilang tawagin. Taong 1905 nang mapunta sa kanilang pamilya ang imahe ng Senyor. Umabot na raw sa 7 henerasyon ng kanilang pamilya ang yumakap sa mapaghimalang imahe. Napakalaking himala po sa amin, ang pag-uwi na yan sa amin. Nakita nyo yung ibang nagpapagawa ng mga santo, yan po'y kusang loob na umuwi sa kanununuan namin. Napakasaya po namin kasi kaming mga magkakamag-anak, tulong-tulong. Bago iprosesyon, dadani ito sa ritual. Pinapaliguan ang imahe ng lambanog at agua de colona, ang ginagamit sa pagpabaligo sa poon. Ang langis at tubig na pinagliguan ito, ibinibigay sa mga deboto dahil nakapagpapagaling umuno ito ng karamdaman. Kami yung nakikiusap sa amin na halimbawa, yung mga may sakit, humihingi sila ng damit. Ng langis, ng alak, yung alak na ipinupunas. Ngayong maluwag na ang sitwasyon ng pandemya, muli na namang dadagsa ang deboto sa kanilang bayan. Mas maraming pupunta. Mas maraming mamamanata at maraming maraming blessing. Nadadating sa amin. Marami kaming nagiging. Kasi talagang ang daming nagpupunta sa mahal na sinyo. Sa bayan ng Paete, bawat taong aking nakasalamuha, relihiyon at paniniwala ang nagbubuklod sa kanila. Ngayong mahal na araw, muli nilang bubuksan ang kanilang bayan sa mga naistop din ang kanilang mga panata. Bata man o matanda, ramdam ko ang tibay ng kanilang debosyon sa tradisyong kinagisnan. Ako si J.M. Encinas, I stand for truth.